Hello, good evening mga boss. Dito tayo sa bahay. Nakalib tayo. Busy-busy yung aking komando. Tingnan nyo, meron pa rin kami 1 meter distance. Para sa COVID-19, kailangan may safe distance. Kahit nasa bahay. Nandito tayo ngayon sa bahay, nagpapahinga kasi nakalib tayo. So, bibigyan ko kayo ng magandang mga tips para sa pagluluto. Dahil nandito tayo sa bahay, iba ang ating view, wala tayo sa ating trabaho. Pero bago ang lahat, paano ba nagsimula yung ating video? Paano ba tayo natutunan sa ating pag-vlog? So, muna, katuwaan lang, at saka, parang trip-trip lang. So, pero dahil sa trabaho natin, tunti, ina-upload natin yung mga ating video na magagawa. Good morning. What an awesome hap you have. Medyo maingay lang sa labas kasi traffic. Where are you going today? Yung bahay namin medyo along the road kasi highway na po yan yung labas. Oh no! The red... Medyo maingay, may mga bumubusina. So dahil magki-Christmas na, meron akong background na Christmas tree. Merry Christmas advance. So mga boss, tayo po ay merong topic para sa ating maintenance team. Pero bago ang lahat, usapan muna natin kung paano nag-umpisa yung ating pagbablog. Marami akong natutunan, marami akong naging karanasan at saka mga naging gawi sa aking trabaho, paano mo magagawa ng mabuti, paano ka magkamali, paano ka matuto, at saka paano mo may handle yung isang trabaho na nagay sa akin, hindi naman masyado dati at hindi masyadong kabisado kung ano yung way ng mga makina na yan. So, sabihin natin kung marunong tayo mag-drive, marunong tayo ng kwan. Pero, iba pa rin kasi talaga yung kung ikaw makalakyan mo na yung pagiging isang technician. So, para sa akin kasi, umpisa ako, kahit na electronics tayo nung araw, hindi naman tayo nag-straight sa pagiging electronics. So, may panahon na ginampanan natin yung pagiging electronics at saka electrical utility, na ikipag-talastasan tayo sa mga electrical kapag ka merong akong nakakasabay na gumagawa ako sa mga electronics, sila sa electrical. So, hindi naman masamang mag-share. So, binibigyan ko sila ng mga simpleng pagre-repair kung paano nagre-repair ng mga appliances. So, ganun din, sinusukli nila na kung paano yung basic procedure ng electrical. So, halos magkapatid lang naman. Kaya lang ngayon, sa trabaho natin, sa tayo technician ng ating trabaho, so minarapat natin na bigyan ng pansin yung pagiging isang technician sa ating trabaho dahil hindi naman po biro ito. So kagaya po ng sinabi ko, wala po tayo ngayon sa ating trabaho dahil tayo po ay nakalib. So aking background ngayon ay walang mga makina. Pero bagong lahat, huwag kang kalimutan ang aking bell button. Subscribe, share, like, at comment syempre sa aking channel. So, umpisan po natin, mga boss. So, mga boss, hindi tayo natapos ng isang gabi dahil medyo nantok na tayo nun. So, pero dito pa rin tayo sa bahay.
Gaya ng sinabi ko, hindi ko natapos yung aking pag-video ng isang gabi. So tutuloy natin. Pero bago ang lahat, bigyan ko lang kayo ng idea kapag nandito ako sa bahay, kapag wala ako sa trabaho. So usually yung mga ginagawa ko, ano, normal sa akin na pinagkakabalaan dito sa bahay. So, normal na po sa aming bahay kapag nandito at wala ako sa trabaho. So, yun po yung aking routine pag nasa bahay. Minsan, palit-palita po ako ng mag-asawa. Kung ano yung trabaho ko, minsan ako maghuhugas, ako magluluto, maglalaban naman yung aking commander. So, dalawa lang naman kami nandito sa bahay. So, tulungan na lang. Wala naman akong pasok. Minsan, pag wala naman siyang pasok, siya naman. Dahil nandito po tayo at nakalib. Ang gawain lang po natin, usually na normal na ginagawa ng mag-asawa sa bahay, na maglinis, na magtulungan sa pag-aayos, maglaba, mag-asikaso ng pang-araw-araw nyo. Dahil ngayon, medyo busy ang aking commander pumapasok. So, ako na muna yung mag-handle dito sa bahay. So, yun po mga boss. Ngayon po, tutuloy na natin yung topic natin tungkol dun sa maintenance tip ng air compressor unit. So, bibigyan ko kayo ng isa pang na tips sa air compressor dahil minsan nagbaklas kami ng injector. Kung mapapansin nyo, yung injector is meron pong mga nozzle yun na yung supply ng diesel dun po dumadaan, yun po yung nagbubuga. So example po, kung sa mga sasakyan makikita nyo po yung fuel line. So meron po yun, yung mga fuel line po yun. Ang gagawin nyo po, kailangan nyo lang medyo ingatan yung pagtatanggal ng cylinder head. Kasi medyo may risk na maputol po yung mga bolt na nandun sa ibabaw. So, papakita ko po sa inyo kung paano yung ginagawa namin, paano yung tamang paglalagay o pag-check ng mga injector ng compressor. So, kami naman po, siguro may mga 3 to 4 times na kami nagtatanggal ng injector kapag yung injector po na compressor namin, ay napansin namin yung mismo unit, hindi na maganda yung supply ng diesel. So, medyo kinecheck namin yung bawat isang injector. Kailangan nyo po kapag ganon, ang ginagawa po namin minsan, pinapakalibrate po namin yun. So, kapag diesel po yung makina, kailangan nyo pong bantayan din yung diesel nyo, yung diesel supply, dahil minsan po yung mga injector natin nagkakaroon po yan ng carbon sa loob. So, dumudumi po yun. Meron pong nozzle yun, yun po yung nagbubuga ng diesel ngayon. Kapag nabaraan po yung mga butas nun, so mawawalan po ng diesel function yung ating
makina. So magkukulang tayo ng diesel. So pinapakalibrate po yung mga injector na yan kapag yung makina nyo is medyo hard starting. So mapapansin nyo yun, yung makina nyo, makina ng compressor nyo ay medyo hirap siyang panda rin, no? Dahil unang-una makapansin nyo rin na minsan kulang na yung binubuga ng diesel, kulang na yung diesel supply nyo. So ang gagawin nyo na check yung fuel, check nyo yung mga injector pump o yung mga may pump po yun na nasa labas. Yung injector po kasi is nasa loob po ng cylinder head, nasa ibabaw, binubunot lang po yun. So yun po, papakita ko po sa inyo yung ginagawa namin kung paano kami magkabit at magtanggal ng injector. So ito po yung paraan. Tips naman po to, hindi ko po sinasabing gawin nyo ng kagaya ng ginagawa ko. Alam po natin na meron po tayong mga kakayahan na mas madali nyong magagawa sa inyong sarili. So akin based lang po to dun sa aming trabaho. So iba rin naman po yung ginagawa ng mga talagang mekaniko. So kami po ay technician lamang at kaya naman namin i-handle o bigyan ng tamang pag-aasikaso yung aming compressor. So kami po ay liable na magbukas o mag-open at mag-check ng mga ganitong klaseng parts ng aming unit. So ito po, ipapakita ko po sa inyo yung pagkakabit ng injector at saka pag-check po. Pwede nyo rin pong ipa-tune up yan kung may mekaniko po kaya na. So tara po, punta po tayo doon. So ito po, ipapakita ko po sa inyo yung mga injector. Ito po yung ibabaw. Yan po, yung makikita nyo po yan. Yan po yung fuel line. Tapos yan po yung mismong pinanggagalingan, yung pump. Yung pump ng diesel. So papunta po yan, makikita nyo yung tubo na yon, yung tubo na yun na nakaano, yung po yung pinaglalagyan, injector po yon. Yan. Tingnan nyo pong maigi. So ganyan po yung ginagawa namin. Yan po ay naikabit ko na. Kaya lang, tatanggalin po namin kasi parang may napansin kami kulang. Dahil meron pong malakas na singaw na nanggagaling sa loob kapag tinakpan mo na ng cylinder head. So kailangan pong baklasin ulit. Papakita ko po dyan kung paano namin kinakabit at saka tinatanggal. So yan po yung procedure na ginagawa ko kapag nasa planta. Authorized po kami na magtanggal nyan. So isa po ako sa nag-aalis nyan. Yan po yung makikita nyo, yung tamang pamamaraan kung paano magtanggal at saka magkabit ng ganyang klaseng injector. Meron po kasing mga tendency na magkaroon po ng problema kapag hindi po tama yung injector sa makina. So hindi rin po pwede yung sobrang lakas ng bigay ng diesel dahil sobra-sobra yung magiging sunog ng diesel. Hindi rin naman po pwedeng magkulang yung supply ng diesel dahil hindi rin naman po niya kayang sunugin agad-agad o magkukulang yung supply ng inyong diesel. So kailangan po ng tama. Makikita nyo po dun sa pump niya. Meron po yan. Papakita ko po sa inyo yung pump. So yan po yung cylinder head. Yan po yung pinakatakip sa ibabaw. So ito pong unit na to ay Atlas 156. So yan po yung mismong makina niyan. Cummins po kasi yung makina niyan. Kaya medyo maselan dahil meron din pong may mga sensor yung ibang part po ng makina. Hindi po siya mag-aandar kapag nag-indicate po yung kulay pula na ilaw sa bawat sensor niyan. So yung pong makikita nyo, yung nasa may gawing kaliwa ko, yung po yung PLC niya, yung pinaka panel.
So, yung kulay pulo po, yun po yung off tsaka start. So, yan po yung on-off nyan. Meron pong, kagaya ng mga video ko nung una, meron pong switch na pinipindot. Kaya lang, ang ginawa po namin, kung mapapansin nyo po, meron pong susi. So, susi na po yung ipinilit namin dun sa switch para po dun sa battery. Yan. Ganyan po yung ginagawa ko sa trabaho. So, sinisigurado po namin na hindi po magkakaroon ng malaking problema yung makina kapag kami po ay gumalaw. So, itong araw pong to, medyo nahihirapan kami dahil merong kakaibang tunog na sumisingaw dun sa mismong cylinder head. So, mamaya po ipapakita namin, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tinatanggal at saka kinakabit siya. So, kailangan nyo po ng mga tools. Yan. Yan po yung mga bolt nyan. So, hindi po kailangan ng sobrang paghihigpit. Huwag nyo pong daan sa sobrang lakas ng katawan dahil maaari pong maputol yung bolt na yan dyan sa mismong ibabaw. So, mahihirapan po kayong magtanggal pag nagkaroon po ng problema yung inyong cylinder head. So, tamang paghihigpit lang po, alalayan nyo, siguro naman mararamdaman nyo yung tension kapag kayo ay nagpipihit ng mga tornillo sa ganyang klaseng plug. So, ano po? Ayan, balik po tayo. Ayan. Yan pong ginagawa kong procedure na yan. Yan po yung tinatakpan ko na siya. Medyo mahirap kasi pag-iisipan nyo kung paano nyo mapapaandar o paano nyo malalaman yung eksaktong bigay ng diesel. So, kailangan nyo pong tingnan yung mismong bleeder nya. May bleeder po yung bawat isa. Ang pagkakalam ko po ng bawat isang butas, 1-3-4-2. 1-3-2-4 pa. Tama ba? O 1-3-4-2, parang ganun. Pero yan, 1-3-2-4 kasi pang apat yung nandun sa dulo. Yung pump po na nakikita nyo, mamaya papakita ko po sa inyo, mayroon pong pump yan, yung delivery pump. So, may kanya-kanya pong bigay ng ano yun, ng diesel. So, yun po yung isang tendency na pag nagkabali-baliktad po ng kabit yun, malamang iba-iba po ng supply ng diesel yung mangyayari. Tapos sa delivery pump po yun na yun, yung delivery na yun, meron po doon parang tawag nito, may parang nagtutulak upang mag-open yung diesel. So, isa po yun sa binabantayan namin, lalo po ito, hindi po siya namamatay nung mapaandar namin. So, i-double check ko po ulit yan. Sa susunod kong video siguro makikita nyo kung ano yung naging problema ng unit na to. So, hindi pa siya finally, although na napaandar na namin itong unit na to, pero hindi pa siya final dahil kailangan pa namin obserbahan kung bakit hindi siya namamatay. So, ang naging sakit po niya nung una, nung aming puntahan ay hard starting hanggang sa mapa-start namin at nag-wild po yung makina doon sa mismong site. So, tuturo ko rin po sa inyo kung ano yung tamang pamamaraan, paano patayin ang isang makinang kagaya nito kapag nag-wild. Yun po yung mga susunod kong video na ibibigay na ituturo sa inyo. So, abangan nyo lang po yung mga susunod kong video dahil binsan lang po tayo makapag-upload. Ito po, yung pamamaraan lang na to, yung nakikita nyo sa akin, ay kung paano magkabit at paano mag-check, magtanggal ng injector. So, medyo maselan po yan. Konting alalay lang po sa mga bolt nyan, kagaya po nang sinasabi ko, kapag naputol nyo po yung bolt na, mahirapan po kayong tanggalin yung cylinder head nyo. So, ano po? Ayan. Siyempre, bago po kayo magbukas, kailangan nyo po ng kumpletong tools. Meron pong maliliit na tools na kailangan dyan.
hindi po kasi kagaya ng iba na kung ano lang yung hawak nyo, madadala nyo. So, meron pong maliit na kailangan na tools para dyan. Yan po, yun po yung ginagawa namin procedure kapag nagtatanggal po ng cylinder head. So, medyo kailangan mong ingatan, lalo po yung pagkakabit. Kasi kapag napwersa niya yan, malamang na maputol po yung tornilyo. So, yun po, alala ko lang po ano. Kung kayo po ay technician, kailangan maging aware po kayo sa mga ganitong klaseng makina. So, alala ko po, yung itong makina na to ay Cummins. Medyo mahirap kung tutusin dahil iba yung function ng rotation ng ikangan ng makina nito. So, yung mekaniko namin medyo nahirapan siya mag-tune up dahil iba yung running fire. Pero madali lang naman kasi 1-3-2-4 yung kami naman pag mandar na to at nakita namin na maganda na yung tunog ng makina at saka maganda yung buga ng usok, tamang sunog at saka tamang bigay ng supply ng hangin, maganda eh, sinisigurado po namin na ayos na po yung aming trabaho kapag ganun po yung naging kinalabasan ng takbo ng makina ng compressor. So, sa lahat po na mga kapanood, muli ko pong sinasabi na isa lamang po akong technician at hindi po ako mekaniko. So, kami po na dalawa nito ay magpartner. Kami po yung nagseservisyo para sa aming kumpanya papunta sa mga site na malalayo upang alamin at upang gawin kung ano man yung nagiging sira doon sa mismong site. So, hindi po namin iniiwanan yung site na aming pinupuntahan hanggat hindi po namin napapaandar yung aming unit. So, ayan po. Yan po ay aking kabody-body sa aking trabaho. So, common po sa amin, pag nasa planta po yung makina namin o yung unit namin, meron po kaming nilalagay na color card. So, kapag under PMS po yung unit, nilalagyan ko po ng kulay yellow. So, kapag good na po yung good running condition na po yung unit, nilalagyan ko po yan ng kulay green. So, ibig sabihin, ready for deploy na po yun. So, yan po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagkakabit ng ating mga parts ng makina. Yan po. Yan po yung pinakalak ng injector. So, yan pong tatanggalin po na yan. Yan po yung mismong injector. Yan po. So, medyo nakabaon lang po yan. Pero matatanggal nyo rin ang kamay. Yan po yung nozzle nyan. So, merong natatanggal po yan. Yung mismong anong yan, hanggang doon sa may nozzle. So, naka-thread lang po yung mismong tapos meron pong isang rubber o-ring yan. Yan po yung mismong pinaka-injector ng ganitong klaseng unit. So, yung nasa baba naman po na yun, yun po yung delivery pump. Tapos, yung fittings na nakaganon, yun po yung nakakonect dito sa ating injector. So, yan po, pinapangata ko po yung diesel. Bago po yan. Ang kadalasan po, pag makikita niya, pag luma na, kulay itim na po yan. So, posible pong nagbabara na yung mga butas niya. So, yan po, tinanggal ko po ulit kasi meron po kaming narinig na malakas na hangin o malakas na pressure dun sa loob. So, ibig sabihin, meron pong kulang yung injector kaya tinutulak niya pabalik. So, malalaman nyo po na merong kakaibang kapag
mayroon pong ibang tunog na maririnig dun sa mismong unit. So, ang pamamaraan po, hindi po siya kailangan paandarin, kakrank nyo lang po para malaman nyo kung okay na po yung makina. So, yan po yung connection ng ano natin, ng injector sa, ito po yung pinakaibabaw, ang tawag po dyan, cylinder head. So, yan po, medyo mahirap po siya kasi dukutin. Yun po, medyo mahirap po yun, medyo kasi kailangan dukutin yung pinakaibabaw. So, ganun lang po yung itsura ng ating injector. So, kung iisipin nyo, medyo mahirap yung ginagawa namin. So, wala naman pong mahirap, wala naman pong madaling trabaho kung hindi mo siya pag-aaralan ng maayos. So, kagaya po ng ulit-ulit yung sinasabi, tayo po ay meron po mga sariling kakayahan. So, meron po tayong mga pamamaraan na pwede natin gamitin kung talagang yun po yung inyong linya sa trabaho, eh, inaaral po natin yan. Ano po, yun po yung isang natutunan ko, kagaya po ng mga sa sinasabi ko na napakalaking bagay nung marami kang nagiging kaibigan, kakilala, lalong-lalo na sa trabaho. Huwag na huwag po ninyong dadamdamin yung masasama o marim, kung hindi magagandang naririnig nyo, huwag po gawin nyo pong inspirasyon para po matutunan yung inyong mga nagiging pagkakamali. So, ayun po. Normal po kasi sa atin, dahil tao lamang po tayo na nagkakamali at nakakagawa ng hindi maganda. Pero pwede po tayong bumawi pagdaan ng panahon. Maiisip natin na sana hindi na maulit kung ano man yung nagagawa mo dati. So, ang isang skilled worker po na Pilipino ay marunong sumunod sa lahat ng bagay. Dahil nung ako po'y nasa abroad, yung mga Pilipino po ron ay sumusunod sa batas ng Middle East. So, ganun po. Yun po yung skilled worker. So, tayo naman po ay kaisa ng mga sambayan ng Pilipino sa pagiging isang mabuting empleyado ng ating trabaho. So, sikapin lang po natin maging matyaga, maging masipag, maging masunurin po. So, maging palakaibigan kayo, iwasan yung pagkipagtalo, pagkipag-away. So, ang laking bagay po ng mabigyan kayo ng pagkakataon na mahawakan yung pangarap yung trabaho. So, yun po, ay tuloy-tuloy po tayong mag-upload ng video upang dun sa mga nagnanais pag yung isang technician o nagnanais na magkaroon ng mga ganitong unit ay makapagbigay po tayo ng kaalaman sa kanila. So, nagpapasalamat po ulit ako sa mga taong nagko-comment, nanonood, yung mga hidden subscriber ko. So, maraming salamat po sa inyo kahit na hindi po kayo nagsasubscribe, tuloy-tuloy po kayo sa panonood. At maraming salamat po sa aking mga viewer. Kung hindi sa inyo, hindi ko po itutuloy, hindi po dahil sa inyo, hindi ko po itutuloy yung aking pagbablog. So, nagpapasalamat po ako sa inyo at sa mga subscriber ko. So, maraming salamat sa inyo, mga bossing. So, hanggang sa susunod po ulit na aking pag-upload, mga boss. Maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan mag-comment, like, subscribe at pindutin ang aking notification bell. Siyempre, tara po. Hanggang sa susunod na ating video. Sana po nagustuhan niyo ang aking video at hanggang sa mga susunod na aking upload. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, comment, at share upang palagi kayo mag-notify sa aking channel. Maraming salamat po.